Ang BrahMos missile ay isang ramjet supersonic cruise missile. Maaari itong i-launch sa submarine, barko, eroplano at sa lupa. Ito ang pinakamabilis na anti-ship cruise missile sa kasalukuyan. Pagkuha ng Pilipinas ng mga BrahMos missile, matutuloy na ba? Ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Sa nakaraang video ay ating napag-usapan ang BrahMos missile, kung ano ang capabilities nito at ano ang gamit nito. Kung interesado ka ay nasa description ang link nito. Ayon sa ulat na pinalabas ng Philippine Army ay dumating na sa bansa ang isang opisyal ng BrahMos Aerospace na si Director General Sudhir Kumar Mishra. Ang pagpunta ng opisyal na ito ay upang ayusin ang mga isyu ng BrahMos missile. Isa rin itong hakbang upang mas madali ang paglagda ng dalawang bansa pag naganap na ang summit ng Prime Minister na si Narendra Modi at President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay magaganap sa Pebrero. Dito inaasahang malalagdaan ang pagkuha ng bansa ng mga BrahMos missile. Ayon sa BrahMos team ay inaasahang magpapalabas ng ilang mga kink at matugunan ang ilang maliliit na isyu upang ang kasunduan ay maaaring pirmahan na sa darating na summit. Lahat ng iba pa ay natrabaho na. Marami pang pag-uusapan ang dalawang leader ng bansa sa summit, kabilang na ang Central Drugs Standard Control Organization ng India at air rights ng dalawang bansa. Ang mga battery ng BrahMos missiles mga kalakbay ay inaasahan ang full function o fully capable na depensahan ang ating bansa sa taong 2028. At pag nakuha ito ng Pilipinas, tayo ang pinakaunang bansa na bumili ng BrahMos missiles. Magandang balita ba ito? I-comment mo na lang. Iwanan mo na rin ako ng thumbs up, subscribe at kalimbang sa notification bell. Maraming salamat po sa panonood. Ito ang Lakbay Karunungan. Hanggang sa muli.